Ngayon po, naimbitahan po tayo dito sa Barangay Banlita ng Balaguna, kung saan merong isang event na nandito rin si Sir Teddy Bagila, at isa sa mga senatoriable ng grupo ni Ma'am VP Lenny Robredo. Welcome, sir, sa Car Talk TV. Hi, Carl. Thank you. Maganda ang araw sa ating lahat. Gusto ko sana i-introduce sa inyo, sino po ba si Sir Teddy? At ano po yung mga plano niya sakaling po siya bilang isang senador ng Pilipinas? Ako si Teddy Bagila, taga-Cordillera, taga-Ikugao. Isa po ako ang katutubo. Pagamat siguro marami sa inyo hindi pa ako nakikitigilan. Hindi naman po ako paguhan sa larangan ng public service. Dati po akong counselor, tapos naging mayor ng 6 na taon, tapos naging governor for 2 terms. And then congressman, representing the Lone District of Ikugao for 9 years. So, mahaba-haba na po yung aking panunungkulan sa ating bayan. Po ang isa sa mga senatorial candidates ng GPA na naghahangad na maging kauna-unahang katutubo na umupo bilang senator sa 2022. So yun po yung una ko kung sanang gusto kong paglaban ang boses ng mga kadanasan, walang boses sa loob ng Senado. Mga namakatutubo, mga magagawa, mga bata, mga magsasaka, mga isda. Kasi yun rin na po aking pinaglaban kung mapay congressman sa House of Representatives for 9 years. Yung mga tinutulak kong mga batas ay tungkol sa mga karapatan ng mga tao ng matutubo at yung mga magsasaka, yung mga nasa laylayan. At isa pa, Carl, gusto ko rin sanang kailangan usaping o advokasya ang kaligasan. Kasi sa tingin ko, napakahalaga po ng kaligasan. Climate change, pagbabago ng panahon, grabe ang pag-ulan. Pag wala namang ulan, grabe naman ang kaligayo. Kawawan yung mga pag-asuka. Kulang ang ating food supply. Grabe na ang mga bagyo, extreme weather patterns. Lahat yan konektado sa climate change card. So gusto ko sanang magtulak ng mga batas. Protektahan yung naiiwan na lang natin ng mga pag-ulan. Kapauti na lang. Ngayon magbaha, grabe. At bawasan yung pinatawag natin na fossil fuels para tumulong tayo sa pagpigil ng climate change. Kasi sabi nila, sabi ng United Nations, sabi ng mga scientists, experts natin, kung hindi ko natin mapipigilan ang pagtaas ng temperatura ng daigdig by 2030, hindi na daw mapapalitan yung masamang epekto ng climate change. Tuloy-tuloy na yan. At baka mamatay ang ating planeta. So yun po yung magiging advokasya ko. Karapatan ng taong nasa laylayan, kalikasan at kultura. Kasi ako po yung isang indigenous person. Gusto ko pong itulak ang sariling kultura ng mga Tagalaguna, Pilipino, ng katutubong Pilipino. At yung mga positive cultural values. Sir, may isa pa akong tanong. Bakit po napili nyo yung grupo ni Ma'am VP Lenny para sa inyong kandidatura ngayon sa pagkasinan? Ang kinakailangan talaga natin ngayon, Carl, ay isang pinuno na mahusay, may malasakit sa parang bayan, at malinis. Malinis yung kanyang pamamalakad. Si VP Lenny, matagal pa na siyang kilala. Noong buhay pa yung kanyang asawa, si Jessie Robredo, isang marangal, mahusay, magaling na leader. Nakikita ko yung mga katangian ni Secretary Jessie Robredo, kay Ma'am Lenny. Ang kasama kami sa Kongreso, so marami sa mga panukalang batas na tinutulak. Tinutulak rin ni Ma'am Lenny. Pareho kayo. Pareho kami ng mga advokasya, lalong-lalo na lang siya din. Vice President, kasama ko sa Partido Liberal, ang gaganda ng mga programa ni Lenny. Talagang tumulong sa pangangailangan ng ating mga. So ang hinahanap natin ngayon is ang isang leader na magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat upang magkaisa at iangat ang ating sarili dito sa krisis na ating nararanasan. Ayan.
Sir, huling mensahe nyo na lang po sa mga viewers natin dahil alam po busy ang schedule nyo. Message na lang po para sa atok viewers. Okay, thank you no, sa ating mga katropa. Sana po isipin nyo po si Teddy Bagilat, kayong pinagahanap ng isang kandidato para sa Senado. Kasi 12 naman po ang pipilian natin. Panagahanap din ng bagong mukha, bagong perspektiba. Pananaw ng isang katutubo, pananaw ng isang kakalikasan, pananaw ng isang progresibo. Hindi po kalimutan si Teddy Bagilat po, tumatakbong senador. So sir, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras sa amin sa Cartalk TV at yung pagpunta nyo rin dito sa bayan ng Laguna, especially dito sa Calamba. Sana magawin rin po kay Santa Rosa sir, minsan. Thank you po! Lovely.